Tinanong ko ang nanay ko kung naniniwala siya sa mga swang. Oo daw. Sa katunayan, noong pinagbubuntis niya daw ako, inaswang daw siya nang umuupa sa apartment ng kapitbahay namin. Late 80s ito nangyari sa bahay namin sa Maynila, kaya wala pang nagtataas ang buildings na nakapalibot sa barangay namin. Isang araw daw, may dumating na isang estranghero sa barangay namin at inupahan ng bakanteng kwarto sa apartment na kahilera ng skinita ko nasa anong bahay namin. Taga-probinsya daw. Buntis ang nanay ko noon. Napapansin niya na laging nakatitig sa kanya. Sa tiyan niya, yung strangherong yun sa tuwing napapadaan siya sa apartment na yun. Sa umpisa, hindi niya ito binibigyan ng pansin. Pero nakaramdam na siya ng pagkabahala ng isang hapon. Kakatapos lang maglaban ng nanay ko noon. Papunta siya sa bahay ng lolo't lola ko na malapit lang din sa bahay namin para makisampay. Bit-bit-bit-bit ang planggana. Naglakad siya at sa inaasahan niya, andun na naman ang estranghero sa tapat ng apartment. Matamang nakatitig sa basang damit ng nanay ko kung saan bakat ang malaking umbok ng kanyang tiyan. Nung gabi ring yun, habang may naayos ang nanay ko sa kusina, may narinig daw siyang parang huni ng ibon. Malakas sa umpisa, hanggang sa unti-unti itong humina at mawala. Pagbaling niya sa bintana namin, may nakadapong ibon. Pinabayaan lang niya. Pagbalik ng nanay ko makalipas ang ilang minuto, wala na yung ibon. Pagsapit daw ng lampas alas 12 ng gabi, nagising ang nanay ko para magbanyo. Tahimik at madilim na ang paligid. Naglalakad siya papunta sa banyo nang marinig na naman niya ang parehas na huni ng ibon. Malakas hanggang sa humina ito at nang tuluyan nitong mawala, biglang may ingay siyang narinig sa bubong namin na gawa lang sa yero. Yung ingay na parang may tumalong pusa. Ilang segundo pa, nakakarinig na siya ng langit-ngit ng bubong at parang may hissing sound na. Doon na siya nakaramdam ng takot. Mabilis niyang ginising ang tatay ko at nagsumbong. Yung tatay ko daw, agad bumangon. Kinuha ang nakatabi niyang itak at agad tumakbo papunta dun sa may bintana. Sumampa siya at lumabas papunta sa bubong namin. Sobra na daw ang nervyos ng nanay ko. Ang sumunod na narinig niya ay walang tigil na pagsigaw at pagmura ng tatay ko na tila may hinahamon sa bubong. Siyempre nagising ang ilan sa mga kapitbahay namin at nakiusyoso. Nang bumalik na daw ang tatay ko sa loob ng bahay, makalipas ang ilang minuto, sinabi niyang may nakita daw siyang hindi niya mawari ang itsura. Nang pagsampa niya sa bubong at mabilis daw itong tumakbo palayo hanggang sa tuluyan na maglaho sa dilim. Hindi daw agad sila nakatulog noon, pati ang ilan sa mga kapitbahay namin. Kinabukasan, nalaman na lang nila na wala na yung estranghero sa inuupahan niyang kwarto.